Hi guys! Ako nga pala si Ginoong Miguel Tanfelix at siya naman si Binibinan Ysabel Ortega. Hello everyone! Hello! Okay, so chika tayo today. Okay. I'm sure na maraming nag-aabang ngayon sa atin sa Voltes 5, di ba? So, guys, sa mga naghihintay ng updates, actually, the whole time, this whole year, we've been shooting talaga. And ngayon, siguro mga ilang percent na ba tayo? I would say siguro nasa 80% na. Kasi sinushoot namin yung mga scenes na nasa loob kami ni Voltes 5. Eh. And para sa akin, isa yun sa mga exciting na taping days namin. Dahil bago kami, meron kaming rig. Sa green screen kami, may rig doon. Ginagalaw talaga siya habang nakasakay kami. And before namin i-shoot yung scene na yun, pinapanood namin kung anong nangyayari kay Voltes 5 at sa kalaban niya. So, nakita na namin kung anong itsura ng effects. Anong masasabi mo? Honestly, para akong nanood ng Hollywood film. As in, at saka sobrang laking tulong nung CGI effects kasi sobrang realistic talaga tignan. Hindi ko ma-describe, like kailangan niyo talaga mapanood. Pero ang laking tulong na may visual aid kami ngayon. Kasi 'di ba nung nag-gimbal tayo for the first time, nasa lock-in pa kami noon. Tapos hindi pa na-finalize yung robot scene. So, ang meron lang kami is storyboard, papers, and everything. And it was just pictures. So, ang hirap i-visualize. Pero ngayon, may system na kami, ang dali na. Tapos parang, kunwari, kada Beast Fighter yung i-film namin. So, sobrang laking tulong. And na-appreciate ko rin na they're also doing their best to make us believe the scene talaga. Alam mo yun? Like, lahat ng stops, ginagawa nila direct mark ng production para tulungan kami sa gimbal scene. Kasi ang hirap guys, ng green screen lang yung nakikita mo. As honestly, kayo. Akala ko Japanese yung gumawa ng effects namin. Sabi ko, direct mark, Japanese to, no? Hindi po. Tayo mga Pinoy ang gumawa ng effects ng Voltes 5. So kung anong mapapanood nyo, gawang atin yan. Hindi nyo in-expect na ganun tayo kagaling. Pinoy pride, kaya rin po kami nakaganito. Tama po. Segway po yun. Yes. Oo. Pero guys, abangan nyo kasi this December, meron na kaming mega trailer coming out. Ultra electromagnetic trailer. Ako doon ako excited. Sobrang excited ako doon. Gusto ko na namin ma-share sa inyo yung pinaghihirapan namin ng ilang taon. You like Japanese culture. How do you feel that you're in a project na from Japan, format niya? Ako kasi, mahilig akong, ako yung tao na gusto kong immerse palagi yung sarili ko sa culture. And isang malaking culture sa Japan yung mga mecha robots before. So, parang nakatulong na nagpunta ako sa Japan before, nagpunta ako sa Odaiba, nandun yung malaking structure ng Gundam. So, nakita ko kung gaano kahilig yung mga Japan. Yung mga Japanese sa mga robots na gano'n. So alam mo yun, pinanood ko yung anime, yung original Japanese subtitles lang. And meron kaming ano, yes. Meron kayong yun? Yes. Please sabihin kung meron kami yan, hindi ko rin alam. For me, super love ko yung culture ng Japan. But actually, hindi ako ganun ka-familiar like Miguel is. Sa mecha anime side ng culture nila. Yung Voltes 5 lang actually yung nag-iisang mecha anime na alam ko because nga it's so rooted sa culture natin as Pinoys. So, nung ni-research ko, yun nga, nalaman ko na Japanese pala to. I didn't even know it was Japanese. As in, I thought it was Filipino talaga. When I went to Japan, hindi ko pa kasi alam na part ako ng Voltes 5. So, I'm sure pagbalik ko ng Japan ulit. Hanapin mo si Voltes 5. Hindi po. But to, iba yung experience knowing na, alam mo yun, naging parte kami ng, you know, ng universe ng Voltes 5, ng mecha anime sa Japan. Mm-hmm. And we were able to do our own adaptation. Kapag bumalik sa Japan, what do you plan? Gusto ko pang ma-experience ang authentic onigiri. Dahil umaga, tanghali, gabi, once na mapadaan ako sa convenience store, bibili talaga ako onigiri, iba't ibang flavor. So gusto ko rin matry mag-snowboarding sa Japan. And of course, with my family. Dahil si mommy, gusto niya, favorite niya yung Japan. Gusto ko rin ilibot si daddy si Iwan sa Japan. So, lagi akong, so, sorry,
Go. Go, go, go! Or, lagi ka... Lagi kasi yung solo eh. So, try ko rin with families in Japan. Ako naman, siguro ano, speaking of onigiri, kwento ko lang ah. Dati, nung excited na excited ako itry yung onigiri sa convenience stores nila. So, bumili ako ng apat. Tapos, sinisave ko talaga. Sabi ko, hindi, iiponin ko to. Hindi ko muna kakainin. Hihintayin ko. Hanggang sa, kinain ko the next day, panis na. So, akala ko like pickled radish or something. Pero masabi mo, masarap naman. Pinipilit ko sabihing masarap. Kasi sabi ko, baka kasi ano, hard taste lang. Ito na naman yung in-order ko. Hindi naman pickled anything, di ba? Sabi ko, bakit ang asim mo kung na? Sinamoy mo. Pala, yun, panis na. But, anyway, side story lang yun. siguro gusto kong puntahan yung provincial part ng Japan. Or just not, because I've only been to Tokyo, which is, as we know, sobrang city, diba? Gusto kong puntahan yung Osaka, yung talagang nature side ng Japan. Mas malalamig, mag-snow, ganyan. Oo, never pa ako na-experience ng snow. So gusto ko rin yun, ma-experience. At saka yung cherry blossom. Yung bamboo forest. Basta ang dami pang... sites na pwede mong makita sa Japan. All right, guys, thank you. Bye-bye. Thank you guys for listening to our Maritas and Tolits kwentos. Don't forget, let's vlog in. Yes, don't forget to subscribe, guys.